Ayan, so once na na-register nyo na yung TM nyo, ako po ay may bagong billing TM, kaso hindi ko alam paano i-claim yung kanyang EasySurf. Ngayon nag-Google po ako, lahat ng nag-Google ko ay hindi po binabasa or walang nagre-reply. So ito po, ipapakita ko lang sa inyo, kakabili ko lang itong SIM, so naka-register na po siya. Ngayon ang gagawin po natin ay i-claim ko yung kanyang data. So kung mapapansin niyo rito, ginagamit ko na yung kanyang data, ibig sabihin ay nakuha ko na po siya. So paano ko nga ba ito ginawa? So once po na nakapag-register na kayo, make sure na nai-register nyo na po yung SIM card para makatanggap kayo ng text. Kasi hanggat hindi nare-register ito, hindi kayo makakatanggap ng text or yung mga confirmation. So once na na-register, so ito na po siya, registered na. Punta po tayo ngayon dito sa ating message sa ating phone. So once na nandito na tayo, ang nakalagay kasi sa box ng or sa papel ng TM ng SIM na binili namin ay free EasySurf 50. So pinagtatry ko lahat yan, EasySurf 50, free EasySurf 50, tapos free tatlong Eon Z50, ayaw din po. So, ang pinaka the best po na gagawin nyo dito ay itatype nyo po ang free FREEE Z5050 space status. Yun po ang itatype ninyo para makuha nyo yung kanyang free EasySurf 50. So, once na tinype nyo na po si free easy free Z50 space status, send nyo po ito sa 8080. May matatanggap po kayong text at sasabihin niya kung magkano pa ang available nyo na internet. So yun po ang pinaka the best na paraan para maklaim nyo si free EasySurf 50 po ninyo. So yung free EasySurf 50 po na yun ay naglalaman po siya ng ayan, nandiyan na po siya, ayan. So, mayroon tayong 3 gig, 1 gig araw-araw. Ayan. So, pwede mo nang gamitin to sa Facebook, sa internet, ayan. So, ako, ginamit ko to para makakuha or maka-avail ng internet. So, ayan po, kung nakikita nyo ay, ayan na siya. Mabilis po ang TM dito sa area namin. Mas mabilis siya kaysa sa other network. Ayan. So, try natin tong MMK. Ayan. Ayan na, so na-claim ko na po ng ating internet data. Yun lang po.